Nahihiya akong ipakita mamaya na lang sa beach yung talagang pati ito hubad. So, let's go! It's time to do a tour of our Atlantic Sands hotel room. Tapos yung beach nandun, madilim na. Book 19, Chapter 9, Page 4. So, ngayon, sinusukat ko yung bikini ko. Ayan, nahihiya akong ipakita. Mamaya na lang sa beach yung talagang pati ito, hubad. So, ito, binili ko lang din to sa Ukay. Kami ni Ate Marino magkasama kami. 200 yen lang siya. Ang ganda, no? Perfect pang beach. Ayan, pag halimbawa, aahon ako. Diba, ito na lang yung isusuot ko. Pero, magbibihis pa ako. Ang kalat! Magbibihis pa ako. Yan, ito na lang pala yung sinuot ko. Kasi yung isarabi kabongga yung pa-cleavage. Yung nga pala, hindi ko sinuot yung... Ito, ito yung para sa dibdib. Ayaw ni Sam, okay na daw yung wala. So, hay, mahalin ang sariling ate. Okay, tara na. Are you excited? I'm very excited. 3 hours drive. Yeah, I'm not excited about that part, but I'm excited about what's at the end of the drive. So usually yung pinapakita ko sa inyo, yung doong parte ng kagubatan dito sa lugar ni Sam, ito naman yun sa may pintuan nila. Ayan, dami nilang puno. Tapos, ayan, may American flag. Napansin ko, dito sa Amerika, ang daming bahay na may American flag. Ayan, dala-dala niya yung cupcakes na bigay sa amin ng asawa ng pinsan niya. Kasi kahapon, kasama namin yung pinsan niya. Kumain kami. Tapos, ayan, tinry ni Sam yung scooter. Masaya naman kasi hindi ako nakapag-vlog kasi, alam niya na, nahihiya ako. Let's go! Breakfast muna kami sa... IHOP! So, ayan, dahil nung unang pumunta kami dito, kasama namin yung papa ni Sam, kaya hindi kami nakapag-video. Ito, ipapakita ko yung menu. Puro dito, parang pang breakfast, pancake. Ay, pero yung ano, no, yung pancake, sa Japan ba, pang breakfast siya, parang more on pang dessert. Ayan, pero yung unang mga ganyan-ganyan. So, ayan. You know what I'm gonna get, right, babe? 2x2x2. Yeah, ito yung kukunin ko ngayon, kasi parang mas okay to. Yung last time na in-order ko ito, parang masyadong madami. Yan. Tapos dito may eggs 101. Pipili ka scrambled, over easy, over medium, over hard. Parang steak lang. And tapos merong mga discount kapag ka nasa military. Ayan, so si Sam pupunta muna sa bangko, kaya chikahan muna tayo. Ang napansin ko lang dito sa Amerika, syempre dito, uso yung mag-tip-tip. Tapos sabi ko kasi Sam, mga magkano naman pag nag-tip kayo, ganyan. Ano pala, halimbawa, iba-iba din naman pala. Tapos, minsan yung naloka ko, kasi one time na pumunta kami sa IHOP, yung unang beses na kasama nga namin yung papa ni Sam, nung nagbayad siya, hindi ko nakita na nagbigay siya ng pera. Sabi ko, ano yun? Akala ko may tip lagi dito sa Amerika. Tapos sabi niya, sinusulat na lang yun sa resibo. Ganun pala, sabi ko, what? Sinusulat sa resibo kung ilang percent daw ng binayad? Grabe no, kasi sa Japan talaga, hindi talaga nagtitip doon kahit na bumili ka ng bagay na or mag-spend ka ng 1,980 yen, ibabalik pa talaga sa'yo yung sukli na 20 yen. Parang mas fair. Ewan ko, siguro iba lang talaga syempre yung nakasanayan. Tapos, so far... Ay, ano yun? Kita nyo yun? May 5 helicopters? Anong meron? Pero napansin ko talaga dito, sobrang ganda ng... Ang luwag ng daan. Tapos, alam mo yun, ang daming space sa mga bagay-bagay. Halimbawa, yung bahay, sobrang laki ng space nila, ng yard nila. Kinasam, nakita nyo naman, parang gubat, diba? Ang daming puno, ganyan. Although, parang, kung iisipin ko, parang kung titira ako dun, ang hirap maglinis, parang kapag ka
maraming puno, ang daming insekto. And grabe, alam niyo ba, grabe yung kagat ko sa pagpunta namin sa Washington DC. Shucks, kita niyo yan? Ayan, ayan, sa dalawa. Tapos dito, kita niyo na magapa. Dito na lang, isa, dalawa, tatlo, apat. May dala akong off lotion pero umalis naman kami ng maaga. And alam ko naman na hindi kami gagabihin. Kaya hindi ko dinala yung off lotion. Tapos hindi ko naman akalain, nakakagatin ako ng lamok ng ganito. Actually, sa Japan, bibihira lang talaga kung gumamit ng off lotion. Pero ayun, dito kailangan. Sa Pilipinas din, kapag umuwi ako, yan, sa Pilipinas, mas matindi. Pero ayun, yun lang napansin ko din dito sa Amerika. Tapos, nature. Ang ganda. As in, napakadaming puno. Ang dami nilang mga gubat-gubat. Sa sobrang laki din ng place, feeling ko, ang layo ng mga bagay-bagay. Siguro, depende rin sa lugar. Pero, like, dito sa tinitirahan ni Sam, kailangan mong mag-drive ng, like, 10 to 15 minutes. Yan, 15 to 20. Para pumunta ka sa ibang stores. Meron ang mga malalapit lang ata. May convenience store. Mga ganon. Pero, hindi kayong agad-agad na pareho sa Japan. Konting drive mo lang, may McDo. Konting drive mo, may makakainan, may convenience store. Everywhere talaga, super, super convenient. Dito, malayo talaga. Pinuntahan namin ng Renaissance Festival as in nag-drive yung papa niya ng 1 hour. Ayun na si Sam. So mamaya na ulit tayo mag-chika. Stop muna sa convenience store para kumuha ng tubig. We're so close. Almost there. Lapit na. Asan kaya? Yan, andito tayo sa Delaware. Tapos sabi nila, ito daw yung the first state. And nakasulat pa dyan, oh, sa bawat plate number. Sinaset niya yung address ng hotel. Tapos yun naman kasi yung hahanapin namin. Yun, magsistay kami isang araw lang naman. Isang gabi lang naman. Oh, babe, there's a hotel. There's sands up there. That's where we'll be. Grabe, ngayon lang ako nakakita ang dagat na ganito. So, tayo sa hotel. Yan si Sam, ilalagay muna niya yung car sa tamang parking. Punta na kami sa kwarto namin. Yan na, sa pinakadulo talaga. Yes! Hi! So, I'm using Sam's phone. Ang ganda ng quality, kaya nakikita ang lahat ng imperfection ng aking skin. So, nandito kami sa hotel ngayon. Tapos, babalik kami sa beach and then kakain. Yan, so pupunta na kami sa beach. Doon yung beach. God, may nakita ako. Ano to? Yuck! Ay, grabe. Okay, la. But they have my name though. Oh, ang hot naman talaga. Yan na ang hinahanap ko. Andito yung mga magnet. It's time to do a tour of our Atlantic Sands hotel room. Room 201. Hi. So let's start here. Right here we've got our bathroom, which is nothing too fancy, but yeah. It's got everything we need. Shower, mm-hmm. Toilet, mirror, sink. Hindi sila masyadong bongga, pero ayan, like what Sam said, we have all we need. Tapos meron pang dryer. Dito, mapapansin natin na merong malaking salamin. Ayan, perfect, pang OODD. Tapos dito may basurahan. Out here, we've got 2 beds. So, one of them, I guess, will be for storage. The other one will be for sleeping. We've got a lamp. AC is over here. A desk and a chair with the TV and a little refrigerator too. So we can put our stuff in there. Ito, ewan ko kung ano yan. Ayan.
Ang ganda. Confident naman. How much is this? About $240. But the best part, the part that I had to pay a lot for, is... Meron pang upuan dito. Pwede kami mag-chill-chill kung gusto namin. Tapos meron pang pool doon. Diba? Ang ganda ng view! So, ito ang simpleng tour ng aming hotel. Bumili siya sa store ng shorts. So, ayun na siya. Nandito kami sa Green Turtle. Ayun, straw nila. Hotel! Ang bongga! Tapos ang bongga din ang view namin. Yan, ang ganda. Tapos ang daming ibon, grabe! Yan o, mas bongga dun sa may dagat talaga. As in, ang daming lumilipad-lipad dyan. Yan, diba? Nangitim na ako. Love it! Napang-colorful! May mga pa-games, may pa-rides, napakadami nilang ganap dito. Ang sarap maupo, no? Kapag ganito ang wala ng araw. Hi! So, nagising na kami. Nag-idlip lang kami konti tapos pupunta na sa pool. Lakas ng loob. Pero kanina, medyo malaki yung chan ko. Ngayon, okay na din. Tapos yung beach, nandun, madilim na. Yeah. It's kinda cold. How does it feel? A little cold, but not too bad. So, tignan naman natin kung ano yung itsura niya pagkagabi. Ready? Ayan, wala naman palang special. Tayo. Yung pinanggalingan kong pool kanina, ayun, ang ganda ng ilaw, no? Tapos may mga palights pa sa gilid. Tapos, ayan, usually dito kapag kahapon, mga nag-chill-chill lang yung tao dyan. Tapos yung beach, walang ilaw dun, so parang medyo nakakatakot. Ayan, pero kita nyo pa rin yung alon. So, bukas ipapakita namin sa inyo ang sunrise. Kasi saktong-sakto sa east nag-rise yung sun. Perfect. Tapos yung gusto ko dito, ayan, meron pa silang ganyang parang tali para pwede kang magsampay.
Book 19, chapter 9, page 5. So, ngayon, 6 pa lang. Magising na kami kasi gusto namin makita yung sunrise. Tapos, dito napansin ko, late yung sunrise nila. Kasi sa Japan, mga 4 pa lang, maliwanag na, 4:30. Ganyan, nagsisimula na yan. Yan, so ready na ako. Ready na ako. Pumunta sa labas. Tara. Sabi kasi 6:33 or 6:32 yung sunrise. Ayan, medyo maliwanag na. Dinala namin tong cupcake na bigay ng asawa ng pinsan ni Sam. Super oily, kaya parang hindi kaya ng aking sikmura. Pagkain ko kagabi, medyo kasi naramdaman ko na bumigat yung chan ko. Kaya yun, ngayon sana itatry ko. Kaya lang parang, but ano, parang mas oily ngayon. So, ayan, ready na. Good morning! Morning. Ready na ang aming setup. Talagang may unan. Kasi parang sakto kasi kapag ka nauupo ako, ito yung nakikita ko. Kapag ka ganito, mas mataas. Yay! Okay, anyari? Alas 7 na, wala pa rin. Ayun, yun, nasasanay na ako sa kamalasan ko kasi nagkaroon ako ng period, second day ng biyahe namin. Tapos, dapat talaga sa ibang beach kami pumunta sa Myrtle Beach. Tapos, na-cancel yun dahil masama yung panahon. Kaya dito na lang kami pumunta. Tapos, kung hindi ko man makita yung sunrise ngayon, it's new. Ganun talaga. Grabe na talaga yung eyebugs ko. Hindi talaga ako nakakatulog ng maayos. Yung katawan ko, kusang nagigising ng maaga. Like, 3 a.m. Kanina nagising ako. Super lakas ng alon. Grabe. Dahil nga hindi masyado maganda yung panahon. Although, diba, thankful kami kasi kahapon. Nakaligo naman kami. And hindi naman as in yung parang bumabagyo or super, super duper kalakas ng hangin. Mahangin. Pero, okay pa naman. Kaya lang medyo parang delikado ng lumangoy dyan, no? Pero, ang sarap lang. Alam niyo yun na, ayan, yung view. Time to leave. Hindi ko pa kayang iwan. Pero yan, kailangan talaga. Ayan, ang dami nagpapalipad ng kite, saranggola. Tapos ang dami naglalakad, ang dami nagja-jogging. Walang naliligo kasi siguro medyo malamig. Swerte talaga, no? Yesterday, we were able to swim and it was warmer. Yeah. Weather is better. Yan ang itsura ko. Pang beach na beach ang itsura. Gusto ko talaga itong pang swimming na shorts na binili ni Sam. May pagka-pink kaya siya, na-impluensyahan ko na siya talaga.